Hello guys, we are here to make our banana cake. 1¾ cups flour, 3 pieces of banana, 1 cup of sugar, 3 tablespoons of milk, 1½ teaspoon of baking powder, 1/8 teaspoon of baking soda, and 1 piece of egg. 1 cup of oil and 1/2 cup of oil and 1 cup of water. We are going to mash the bananas with fork. Kailangan tanin natin ng 1/8 cup of cocoa powder. Ayan, mash lang natin yung bananas with fork hanggang sa madurog siya ng husto. Ngayon naman ay isisip natin ang ating dry ingredients maliban sa sugar at cocoa powder. I-add lang natin lahat ng dried mixture. Yung dry ingredients natin yung baking powder, milk powder, baking soda, at ang ating flour at ang ating counting salt. Nalagyan natin siya ng counting salt. Ayan. Then, isisip natin siya. Hanggang sa wala na yung lumps niya. Then, imimix well natin siya ng ating wire whey para mag-combine siya. Para mag-combine lahat ng ingredients. Ayan. Mix lang natin yan. Then, maglagay tayo ng hole sa center niya. After natin mamix lahat ng ingredients. Pag nakita natin na combined na siya lahat, mix lang natin ng ganyan. Then, kailangan natin ng lagyan natin ng hole sa center. Ilalagay na natin yung ating sugar at saka yung ating tubig. Kailangan natin i-dissolve muna yung ating sugar. Kailangan ma-dissolve bago natin i-combine ang ating lahat ng ingredients na nasa gilid. Pag na-dissolve na yung ating sugar, i-add na natin ang ating cooking oil. Then, i-mix well na natin siya. Hanggang sa makombine lahat ng ingredients. Then, i-add na natin ang ating 1 pirasong itlog. Ayan, hanggang sa ma-dissolve na yung itlog at i-mix na natin lahat ng ingredients. Mix lang natin yan. Pwede na rin tayong gumamit yan ng wire whip gamitin na natin yung wire whip para mag well combined siya. Hanggang sa wala na tayong makikitang lumps o buo-buo ng arini. Ngayon, pag nakita natin na wala ng buo yung mga arina at nag-combine na, lapin na din yung ating mixture, pwede na nating i-add ang ating mashed banana.
kailangan yung banana natin hinog na hinog para madaling durugin. Pwede kayong gumamit ng lakatan or yung green banana ang ginamit ko dyan, or pwede rin yung tundan. Nakapreheat ng aking oven 180 degrees Celsius or depende sa oven ninyo kung mainit siya o malakas. Kasi yung oven namin kaya 180 degrees Celsius lang or 200 Celsius sa inyo. Yan, pwede. Yan, mix-mix lang natin. After natin siya ma-mix, kukuha tayo dyan ng 2 cups na 1 bowl ng mixture. Mga 2 cups, 1 and half cups yan ng mixture ng ating banana cake. Para lalagyan natin siya ng cocoa powder para sa chocolate rifle niya. Yan. Yung isang scoop ng ganyan ay 1 cup na yan. So, dalawang kinuha ko, 2 cups yan. Tapos, ilalagay natin siya ng cocoa powder. Ayan. I-mix ko siya ng wire whisk para mag-combine yung cocoa powder at saka yung banana mixture natin para sa chocolate rifle niya. And mix lang hanggang sa mga andito na yung aking prepared baking pan. Pa-flour siya. Pwede rin kayong gumamit ng loaf pan o bilog na pan. Ilagay lang natin sa babaw yung ating chocolate mixture. Then, gagamit tayo ng kung may barbecue stick kayo, toothpick. Ako ang gamit ko yung fruit skewer, yung pang ano sa fruits. Ginagamit ng alaga ko yan pag kumakain siya ng fruit. Yan yung pinaka-kutsara-kutsara niya sa fruit niya kasi tinutuso. Natuhog lang niya. Ayan. Isiswirl-swirl lang natin ang ating chocolate mixture para maging siyang chocolate rifle. Ayan. Pwede rin kutsilyo. Ayan. Barbecue stick ang gamitin nyo o kaya toothpick. Ayan. Okay na yan. Then, ready na yan. Pwede rin pala natin siya lagyan ng chocolate bits or yung Hershey's chocolate bits. Meron na bibiling ganun yung Hershey's na chocolate bits. Pero ito, yung gamit ko ay dark chocolate bits yun. Ayan, ready na siya. After 45 minutes na pagka-bake, at yan, okay. Well done na siya. At ready to taste na. Titikman na natin. Wow, salamat po at subscribe niyo po ako for more recipes. Pa-like na rin po at pa-share. Thank you.